What's up mga kabuhay OFW, panibagong araw at panibagong vlog tayo. May problema tayo dito sa dalawang ice cream machine, no? Talagang sa loob ng 6 na taon, ngayon lang siya nagka-ganito, yung ganitong problema niya, no? Pag-start kasi ng compressor, tapos yan yung discharge niya, tapos ito yung magiging condenser niya, di ba? Yun yung condenser niya. Tapos yung tubig, pagpasok ng tubig dyan, dapat mapalamig niya yan, no? Mapalamig. Kaso, yun na nga ang problema, sobrang init. Grabe, sobrang init dyan. Kaya nagkakaroon ng high pressure yung discharge natin. Kasi nga, kulang sa tubig, hindi niya mapalamig yung condenser niya dyan, no? Kaya yung nangyari, yung sa out niya, umuusok na dyan na pwede ka na magkape, umuusok sa init, no? Talagang dati niya, okay siya dati. Ngayon lang talaga siya nagkaano. Tapos, dalawang unit yan, ibig sabihin series. Tapos, pagdating na dun sa chilled water, naka-series din yan. Kabali, sa isang pump, tatlong sinusuportahan niya, no? Pero ito nga, sabi ko naman talaga, dati okay siya. Tapos ngayon lang talaga siya nagluloko. No? Nagpapakyong tayo dyan, nagpapakyong tayo. Tapos yung pa rin yung problema niya. Kaya ang ginawa ko ngayon, no, yung sa isang unit, mismo doon sa chilled water, yung sinuplayan niyang isang tubig, nag-adjust ako doon. Inadjustan ko siya, no, para hindi lahat mapupunta doon kasi nga malapit siya doon sa pump motor eh. Siyempre yung pressure ng motor andun lang mismo, no? Parang yung pagdating dyan medyo hati na, hindi na masyado. Yun nga, gumana siya sa yung ganung ginawa ko, gumana siya. Pero obserbahan pa rin natin dyan, no? Obserbahan natin dyan kapag napa-under natin itong isang unit. Kasi ngayon, nagpalit ako ng bagong expansion valve, bagong orifice, at bagong filter dryer. At ngayon, nagpapakyong tayo. Pagkatapos dyan, obserba natin kung ganun pa rin ba ang mangyayari, no? Iinit pa rin ba yung dyan sa mismong condenser niya, eh, no?